Na po yung last, ano po ba yung postpartum psychosis? So, yung mga sign ng postpartum psychosis. So, ito yung ano, after ng postpartum depression. Ito na yung talagang hindi na gumaling yung postpartum depression mo. Ito na yung malala, mga mamsi. Ito yung dapat iniiwasan natin. Ito dapat yung iisipin ng mga taong nasa paligid natin. Dahil ito po yung hindi na maganda para sa mother and the baby. So, hindi na siya maganda. Ito yung mga symptoms. Obsessive thoughts about your baby. So, parang obsessed ka na sa anak mo. So, lahat naman tayo, mga mamsi, after natin mga anak, feeling natin is love natin yung mga baby natin, diba? Love naman talaga natin. And hindi nga ako nakatulog nun, kakatitig lang sa kanya kasi nga po hindi ako makapaniwala na andyan na siya. Yung ganun. Pero itong obsession na to sa mga postpartum psychosis, iba na yung pagka-obsession niya. Yung tipong ayaw nang ipakalga sa iba, ganon. Pag may bumati sa baby mo, kung pag parang nagsiselos agad. Yung mga ganon, so hindi siya magandang sign. Para sa mother, hindi siya magandang sign. Next is hallucinations, mga mamshi. Yung tipong marami ka naman nakikita ang hindi maganda. Yung tipong di normal, parang high na high ka sa drugs, parang ganon yung datingan. So, hindi na siya normal na may nakikita ka na kung ano-ano or may naririnig ka na kung ano-ano. So, talagang may problema ka na talaga noon. And kailangan mo na talagang magpa-check up sa doktor, mga mams, kapag ganyan. Next is sleep disturbance. So, itong sleep disturbance na to, hindi na siya insomnia. Ito na yung tipong kapag tulog ka, talagang feeling mo na may tumatawag sa'yo, may naririnig kang boses, na parang ginigising ka. And yung sa postpartum na yung binabangungot, normal lang din daw po yan, mga mams. Kasi nung sa akin, nakatulog ako, binangungot ako. Normal lang daw po talaga yan na hindi ka makakatulog talaga ng maayos after mga anak. So, hindi ko alam to, mga mams, yeah, dahil hindi ko naman po naranasan tong postpartum psychosis. Pero, ayon sa research ko, isa siya sa mga symptoms na ganon. And, pinakalas naman is ito. Ito yung attempts to hurt yourself or your baby. So, talagang hindi siya normal. Ito yung tipong talagang nasasaktan mo na yung anak mo or yung sarili mo. And, ang dami kong napapanood sa Facebook or sa mga ibang balita, sa video na napatay ng mami yung baby niya. Ang dami kong napanood sa Facebook na sinasaktan yung anak niya. So, hindi po siya maganda. Panoorin, hindi siya ang bigat sa dibdib ng mga mamsi. Yung tipong may kita mo yung baby na sinasaktan ng mami. So, hindi mo masisisi yung mami kasi po, dahil may diferensya na siya sa pag-iisip, dapat po, tulungan natin sila. Okay? Huwag niyong aawayin or kung may makita man kayong mami na sinasaktan yung mga sanggol. Kasi kung malaki naman yung anak, it's normal na mapapalo mo talaga. Pero kung sanggol, yung tipong wala pang kamalay-malay tapos sinasaktan, hindi po dapat ganun, mga mamsi. So, kung ganun yung nasa isip nyo, yung mga ibang mami dyan na feeling nyo, lagi na kayo nagagalit sa anak nyo, please lang, mga mamsi, magpa-check up kayo kasi po, hindi po siya normal and hindi na kayo normal. So, ganun po. Sana maging aware kayo dyan, mga mamsi. Lahat naman po tayo, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan na problema. May kanya-kanya tayong buhay. Lalong-lalo na sa mga mami na buntis na hindi masaya or nabuntis lang o kaya depressed, tung buntis, tapos ng anak, di ba? Talagang mas lalong na-depressed. And tulad nga po ng sinabi ko, lahat naman po tayo is may kanya-kanya pinagdadaanan, mga mamsi. Lahat po tayo may kanya-kanyang problema. So, kung feeling nyo, ganyan kayo, depressed na kayo, kailangan nyo lang po talaga lakasan yung loob nyo. Ang isipin nyo lang po, mga mamsi, is mahal nyo yung anak nyo. Mahal na mahal nyo yung anak nyo, ganon. And alagaan nyo yung sarili nyo, mga mamsi. Please lang, alagaan nyo yung sarili nyo. And yun nga, huwag kayong magpapadala sa emosyon nyo, sa problema nyo. Yung problema, lilipas lang din yan. Huwag nyong dibdibin. And magpa-check up kayo kung kinakailangan, kung talagang feeling nyo na hindi na kayo komportable sa kasama yung anak nyo. Magpa-check up kayo sa doktor, okay? And dito na lang tayo nagtatapos. Sa mga may tanong pa sa akin about sa mga pregnant, ano ko noon, naranasan ko noon, sa mga pregnancy journey ko, and sa mga mommy lifestyle ko ngayon, pwede nyo akong i-message sa Facebook or sa Instagram ko. Huwag kayong mahiya magtanong, mga mamshi. And
Bye-bye na po. Thank you for watching dahil mukhang mahaba-haba na yung mga sinabi ko sa inyo. And uulitin ko po, hindi po ako nagmamagaling sa video na to. Gusto ko lang po kayo maging aware. And yung about sa akin sa postpartum depression ko noon, hindi naman ganun kalala siya mga mamshi, kaya medyo naagapan ko siya. And paano ko ba naagapan? So, gagawa ko na lang yan sa mga next vlog ko kung paano ko naagapan yung postpartum depression ko noon. So, hanggang dito na lang muna tayo and see you sa next vlog ko mga mamshi. And sa mga bago po dito sa channel ko, subscribe lang para may update ka pa sa mga next video ko. And thank you for watching mga mamshi. God bless!